Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. Ilang araw na lang guys, Pasko na. So I'm sure lahat po tayo ay busy. I mean lahat po ng ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapuso, lahat na ay sobrang busy na mag-prepare ng something as we wait for the most celebrated day of the year. The most awaited, the most important day of the year. At yan po yung araw ng Pasko, di ba? Kung saan ginugunita po natin yung araw na kapanganakan ni Kristo Jesus na siya pong ating tagapagligtas, okay? So in my personal point of view, it doesn't matter what's on the table, okay? Wala po yan sa bongga, wala po yan sa garbo, wala po yan sa glam, kung ano yung nakahanda sa mesa natin. For me, what's far more valuable is yung pamilya itself. Dapat yung pamilya na buo, sama-sama, nagkakasundo, ligtas sa anumang sakit at kapamahakan, okay? So let me take this chance and opportunity to greet you all in advance, Merry Christmas. And on today's episode of Payong Kaibigan Vlogs, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano nga ba yung mga bagay na dapat hindi natin i-post sa Facebook at kahit sa anong social media platforms, okay? So marahil nag-iisip kayo, Facebook ko to eh. It is my personal space. It is my personal profile. So I can post anything I like, okay? That's all you know, okay? Pero guys, ngayon, sana pakatutukan niyo po ang video na ito para maging aware po kayo kung ano yung mga bagay na dapat hindi natin pinopost sa Facebook, okay? So kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and please click the bell notification para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. Proceed with our topic guys. Disclaimer lang muna, ginawa ko po ang video na ito hindi para magpatama ng kung sino-sino, okay? Because this is happening in reality. Pag tinamaan ka ay malamang apektado ka. Diba? Ano nga ba yung mga bagay-bagay na dapat hindi natin pinopost sa Facebook, okay? So number one, yung mga kaibigan natin na napopost na feeling blessed, feeling happy, well, di ba? So anong masama doon, di ba? Makikita natin yung mga kaibigan natin na panay ang bakasyon, panay ang kain sa mamahaling restaurant, di ba? Panay ang post ng mamahaling gadgets na binili, okay? Di ba? Wala namang masama sana doon, guys, sa pagiging feeling blessed mo. Pero paano naman guys kung may mga kaibigan din tayo na feeling depressed? Kasi diba guys, nakikita nila na panay ang post mo ng paglamyerda mo, pagbili mo ng kung ano-anong gadgets, pero may pinagtataguan kang utang, okay? Yung tipong ilang beses na nag-message sa'yo yung pinag-utangan mo pero hindi mo sinisin, yung parang sinisin mo siya after 2 weeks na, at saka palang yung tipong walang kusa, di ba? So sana guys, marunong po tayong makiramdam. It's not all about what are you posting in social media. Kumbaga, social etiquette yun na tinatawag, di ba? Mahiya naman po tayo sa ganun. I mean, sa panahon ngayon guys, yung mga nanghihiram, siya pa yung malakas ang loob. At siya, yung mga inutangan, siya pa yung nagmamakaawa sa kanilang mga pinahiram para bayaran sila. Okay? So guys, let me remind you, nung mga panahon na nanghihiram kayo, di ba? Yung tipong sobrang nakakaawa kayo, pero anong nangyayari ngayon guys? Di ba? Kayo pa yung malakas ang loob sa pinag-utangan nyo. Di ba? Ang isipin po ninyo, it's not all about yung pera, di ba? Isipin nyo na lang yung tiwala at yung integrity ng pagkatao nyo na kasalalay dahil sa ginagawa nyo na pag-iwas at pagtago sa inyong mga kautangan. So number 2 on our list guys is yung mga kaibigan po natin na nagpo-post ng feeling loved, feeling complete. O di ba? Saya-saya, napaka-sweet. Pero guys, sana maisip natin na bago po tayo mag-post sa social media, sa Facebook ng mga pictures, ng mga sweet moments nyo, siguraduhin nyo lang po na kayo po yung legal na asawa or kayo po yung legal na karelasyon. Diba?
sa kasama naman po dun sa Facebook, tanungin nyo muna kung may iniwan yang babae or lalaki na pamilya or karelasyon sa Pilipinas, okay? So, this is a very sad reality na karamihan po sa OFW na pumupunta sa ibang bansa, paglapag pa lang po ng airport, ang bilis magpalit ng marital status nila. From married, single na agad, okay? So, paano nga ba nila natatakasan yung mga ganitong eksena? Malalaman po natin yan, guys, kung yung isang tao ay meron po siyang multiple Facebook accounts, di ba? Ano po yung silbi na pagkakaroon natin ng maraming Facebook accounts? Isa lang naman po yun kung may tinatago po tayo sa ating sarili, kung may tinatago po tayo sa ating mga partners, mga asawa natin sa Pilipinas. So, guys, beware po tayo sa ganun kasi it will create really a big problem. And guys, gaya din po ng unang issue natin ngayon, yung mga kabet, yung mga other woman, yung other man, sila pa po yung may malakas na loob na mag-post ng mga ganung sweet moments sa Facebook. Hindi po nila iniisip o isinasaalang-alang na may mga pamilya, lalo na't may mga bata na nasasaktan sa Pilipinas, okay? So guys, again, let me remind you, ang pinunta po natin dito sa ibang bansa ay trabaho. Trabaho para kumita ng pera, para makatulong po sa ating pamilya, hindi para maghanap ng panibagong pamilya, okay? At isa pa guys, wag po tayong magpo-post ng sweet moments natin sa FB or yung mga relationship status natin na in a relationship with itatag natin kung sino kasi nangyayari din po ito guys. Yung best friend mo, yung besi-besi mo, yung best mong tinatawag, di ba? Hindi mo alam na pag pinost mo pala yon ay may lihim at lalo na at may lihim po siyang pagtingin sa syota mo ay malamang yung una pong tutuklaw sa iyo ay yung kaibigan mo pa. So yung mga ganong precious moments, hindi na po kailangan i-post sa FB. Mas importante po na sineselebrate nyo na lang yan dalawa ng special someone mo, di ba? Guys, what you see in social media is hindi po yan lahat totoo, di ba? Karamihan sa social media, lalo na po sa mga sikat na tao, they are posting it just to make it appear na masaya po sila. Pero at the sa likod po ng camera, makikita mo yun po yung totoong nangyayari na talagang hindi sila okay, nagbabangayan, nag-aaway. So what's the use of posting it on social media, di ba? So keep it low, keep it within you, di ba? Yun ay payong kaibigan ko lamang. It's still up to you to decide what you post on your Facebook, okay? So yung pangatlo guys, sa listahan natin yung mga kaibigan natin na nagpo-post ng feeling angry, feeling irritated, okay? So, specifically, what I'm referring for is yung mga kaibigan natin na nagpo-post ng mga problema sa pamilya nila sa Facebook, okay? Those items, those issues are meant to be solved indoors, guys. Walang maitutulong ang Facebook sa'yo pag pinost mo man yan, okay? So, kung hindi man yan mapag-usapan ng mga parties involved, hopefully, yung mga nakakatanda, yung mga elders po, ang siya po yung pumagitna na mag-serve na referee o middleman para mapag-usapan nyo po yan ng mahinahon, okay? Kasi guys, isang pamilya lang po kayo, di ba? May kasabihan nga po tayo na ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan, okay? So otherwise, I mean unless gusto mo na pag-usapan kayo ng kapitbahay nyo sa gawin po kayong almusal, tanghalian, hapunan, maging or gawin po nila kayong sumsuman sa kanilang inuman, di ba? So guys, wala pong silbi na i-post po natin ang mga family problems natin sa Facebook kasi yung mga taong nakikisawsaw rather than going good, lalo pa po yung lalala yung mga problema nyo sa FB dahil sa mga chismosa, sa mga nagsusulsol sa problema, okay? So hopefully you settle it within your home, okay guys? Next one is yung mga kaibigan natin na nagpo-post sa FB ng feeling excited, di ba? Feeling motivated, di ba?
Lalo na guys, ngayon mahaba-haba po ang bakasyon sa Pilipinas, 'di ba? Nai-announce na December 26 to January 2, 'di ba? Weekends. So, oras na po 'yun para magbakasyon. Pero guys, it's really a big no na i-post nyo sa FB. Kunyari, feeling excited, we're traveling to, like that. Di ba? From January, from December 26 to January 2, di ba? Specific talaga, nilagay mo talaga yung petsa ng inyong travel, di ba? So parang guys, kayo na mismo ang nagbukas ng pintuan nyo sa mga magnanakaw, sa mga kawatan, para looban yung inyong bahay, okay? So, guys, I don't know. It's just common sense, okay? So, hopefully, yung mga ganong bagay ay, as much as we are excited na i-share po yung mga ganong precious moments sa lahat ng tao, pero guys, hindi po natin maiiwasan na talagang yung masasamang loob ngayon, very resourceful na rin po sila, at nag-aabang po sila sa mga ganong pagkakataon kung saan sila aatake. Okay? So sana please be aware of that. Last but definitely not the least is yung mga kaibigan po natin na nagpo-post sa social media na feeling lucky, 'di ba? Kunyari, nanalo ka sa kung saan man diyan. Sa raffle man 'yan o sa lotto o kung whatever. Tapos nagpo-post ka po sa social media ng cheque. 'Di ba? May mga amount pa talaga. Or nagpo-post ka sa social media ng mga kaperahan mo, mga kayamanan mo, 'di ba? So guys, masakit po 'yan sa mata ng mga kawatan, okay? So the mere fact na nagpo-post ka ng mga ganong statement, you are really exposing yourself, not only yourself, but your family sa isang malaking panganib, okay? So guys, iwasan po natin ang pag-share ng too much information sa Facebook, okay? Like yung address natin, yung mga contact numbers natin, even yung pangalan ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan po natin. Iwasan po natin i-share sa social media. Di ba kadalasan minsan, yung ibang tao naman, trip lang nila mag-post sa social media ng mga pera o kung ano man dyan, or mga cheque, di ba? Lalo na po dyan sa mga involved sa mga networking, siyempre, di ba? Payout nila, di ba? Kunyari, nag-payout sila, ganun itong linggo, tapos dinisplay sa Facebook na okay, para makainganyo pa ng mga downline nila. So, ako po ay sumahod ng ganito kalaki, di ba? Okay, so that will already serve as a green light para sa kawatan na abangan ka. Okay, guys? So, sana maisip po natin yung mga ganong bagay na wag po natin i-expose yung ating sarili, pati yung pamilya natin sa mga kapahamakan. Okay, guys? So, there you go, guys. I hope you enjoy today's episode of Payong Kaibigan Vlogs. Okay? And kung bago pa po kayo sa channel ko nito, please don't forget to click the subscribe button and the bell notification. Okay? At pamasko nyo na lang sa akin, guys. Pakishare po ang video para po makapag-spread po tayo ng good vibes at kaalaman sa iba pa pong tao. Okay? So, ito po si Payong Kaibigan na nag-iiwan ng kasabihan na think before you click, okay? Bye-bye and God bless. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey.